Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio. Sinabi ni Moises sa mga tao, "Matakot kayo sa Panginoon, ang inyong Diyos, at sundin ang lahat ng kanyang mga utos at mga tuntunin habang kayo'y nabubuhay. Kung ito'y susundin ninyo, hahaba ang inyong buhay. Kaya nga, dinggin ninyo ito at sunding mabuti. Kung magagayoy, mapapanuto kayo at lalaki ang inyong lahi pagdating ninyo sa lupaing ipinangako niya sa inyo, sa lupaing sagana sa lahat ng bagay. Dinggin mo, Israel, ang Panginoong ating Diyos ay siya lamang Panginoon. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, kaluluwa at lakas. Ang mga utos niya'y itanim mo sa iyong isip." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, dati, sa matandang tipan, maraming saserdote ang naghahali-halili sapagkat namamatay sila at hindi nakapagpapatuloy sa panunungkulan. Ngunit si Jesus ay buhay magpakailanman at hindi siya mahahalinhan sa kanyang pagkasaserdote. Dahil nga riyan, lubos na niyang maililigtas ang lahat ng lumalapit sa Diyos sa pamamagitan niya, sapagkat siya'y nabubuhay magpakailanman upang mamagitan para sa kanila. Si Jesus kung gayon ang dakilang saserdoteng makatutugon sa ating pangangailangan. Siya'y banal, walang kapintasan o kasalanan, nahihiwalay sa mga makasalanan at mataas pa kaysa sangkalangitan. Hindi siya katulad ng ibang mga dakilang saserdote na kailangang maghandog ng mga hain araw-araw. Una'y para sa sarili nilang kasalanan at pagkatapos para sa kasalanan ng mga tao. Minsang naghandog si Jesus, pati iyo'y pang magpakailanman, nang ihandog niya ang kanyang sarili. May mga kahinaan ang mga dakilang saserdoteng hinirang ayon sa kautusan. Subalit, ang saserdoteng hinirang na may pananumpa ay ang anak, banal magpakailanman. At ang pananumpa ng Diyos ay huling dumating kaysa kautusan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, lumapit ang isa sa mga eskriba kay Jesus at tinanong siya, "Alin pong utos ang pinakamahalaga?" Sumagot si Jesus, "Ito ang pinakamahalagang utos. Pakinggan mo, Israel. Ang Panginoon na ating Diyos, siya lamang ang Panginoon. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip, at ng buong lakas. Ito naman ang pangalawa,
Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Wala nang ibang utos na hihigit pa sa mga ito. Tama po, Guro, wika ng eskriba. Totoo ang sinabi ninyo. Iisa ang Diyos at wala nang iba liban sa Kanya. At ang umiibig sa Kanya ng buong puso, buong pag-iisip, at buong lakas, at ang umibig sa kapwa gaya ng kanyang sarili, ay higit na mahalaga kaysa magdala ng lahat ng handog na susunugin at iba pang mga hain. Nakita ni Jesus na matalino ang kanyang sagot, kaya't sinabi niya, "Malapit ka ng mapabilang sa mga pinaghaharian ng Diyos." At wala nang nangahas magtanong kay Jesus mula noon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Reflection, Sunday of the 31st week in Ordinary Time. The essence of the Bible from Genesis to Revelation is love, because our God is love. We all continue to be loved by the Lord, and this is an invitation that we to value that love. The first reading is a preaching by Moses called Anhi Bershema, Israel. We can see in the reading the invitation of the prophet to the Israelites to listen to him, because he brought an important message from the Lord. He first said that they should fear the Lord in obeying the great commandments and will. And here Moses said that they should love God with all their heart, mind, soul, and strength. So Jesus repeatedly declared this in the gospel when a scribe asked him what the most important commandment of all was. With the number of Jewish laws, the exact number of which is 613, it seems that they have forgotten the most important of the commandments that were given to them. Here Jesus quoted the Shema in the first reading about loving God, and Leviticus 19:18 about loving others. And he made sure that there was no commandment greater than these two. That is why the love of God and neighbor is the essence of the Ten Commandments, which for Jesus, if we are forbidden to break those commandments, goodness and kindness should be the inspiration for our love for the Lord and to our fellow human beings. Loving God is recognizing Him as the best protection of our lives, that despite the things of the world, He is still the one who truly blesses and guides our lives. That's why we gather at the church every Sunday and sometimes visit to pray for even 5 minutes so that we can talk to Him and know His great will. Sometimes we read the Bible, especially the gospel, every day to get to know His message, to focus our life faith on Him. And love for others is called humanitarian in English. Our understanding of each other's needs can be seen here. So, we do the right thing not only to help them, but also to make them see the importance of doing the right thing. The same goes for doing good to them so that we can be good role models for them to always be helpful to other people. That is why our identity as Christians is centered on love. And may we show God's love for everyone by loving Him and our fellow human beings so that goodness and kindness reign throughout the world. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.